mga kaibigan, magandang umaga. Welcome to our channel, Iban and Junjun Lifestyle. Kaibigan, nandito na si Bay Peter at si Bay Nal. Bale, ano pala si Bay Rick, kahapon hindi pumasok. At ngayon, kasi yung ginagawa muna namin ni Bay Nal at Bay Peter, yung pag ano sa taas, pagkabit ng mga trusses or steel truss. Kaya pag matapos na namin to, siguro babalik na yun si Barry Creek para mag ano sila, magtambak. Naunahin namin, maglalagay kami ng brace sa sipolins, yung ginawa ko dati, yung angle bar ilalagay dito sa likod ng sipolins para matibay siya. Pagkatapos, maglalagay ng bubong. Ano naman, walang araw na namang lumabas. Umulan na naman kaninang madaling araw. Yan yung langit, yung araw natabunan sa ulap ng or sa Bisaya panganod. May ano kasi, may dagom sa Bisaya. Nagano yung langit, naglamugdong, walang araw na lumabas. Iaagat kami mamaya doon. Ilinis muna nila ni Bay Peter dito sa baba. Kasi pag matapos na yung pag ano sa bubong, maghukay para sa pagpail ng hollow block. Galing doon puste na yon, papunta dito sa kanila. Yun ang gagawing upuan. Simula doon papunta dito at dito naman sa kabila. Punta din dito sa isang poste dito sa harap. Pero yung gitna, hindi na yan lalagyan ng upuan. Diyan papasok. Yung gilid na lang yung lalagyan ng upuan. Doon at dito. Yung gitna open siya. Sana hindi uulan. Okay lang na walang araw, basta hindi lang siya uulan. Tatapos namin yung pag ano, kabit ng bubong sa taas. Yeah, thank you po mga kaibigan sa pagsuporta at pagtulong po niyo sa pamilya namin. Busy. Nakabit namin yung steel truss kahapon. Pag magkabit na yung bubong, maganda na yung tingnan yung sa taas. May flooring, matapos na, maganda na tingnan lahat at malagyan ng steel matting. Yung bali ginawa naming dadaanan ng hangin para labas pasok lang yung hangin. Ito na yung forma dito sa pag dito na sa ano, medyo malayo-layo. Yun na yung forma. Nandito ako sa balero, lupa ni Marisa, para makita nyo yung forma talaga sa pagkabit namin ng steel truss paslope yung ginawa namin. Tapos doon naman sa likod paslope din. Yun na yung forma. Para akit tayo doon sa taas. Kasi Bay Peter yung mag-welding, hindi daw mag-ground pag ano. Yan, basta kasi yung sipolins. Kaya baka mag-ground. Paugasan na. Magputkot lang sa tadiri. Paugaw-gahon sana. Basta lagi nag ano kasi yung bakal nag-mold. Umulan kasi sa ano, madaling araw, kaya ayan, hindi pa siya natuyo. Ang gagawin muna namin, maghukay dito sa poste. Tapos pag matuyo na siya or lalabas man yung araw, akit kami doon para mag
lagay ng angle bar sa likod ng C4 links. Sana hindi na ano, okay lang na walang araw. Opo, walang araw. Basta hindi lang siya uulan. Nag-okay muna kami. Si Bay Peter, nakaano siya. Dito tayo mag-una, Bay. Banda dito. So banda doon. Yun ang ano, alaga naming baboy. Lapit na siyang manganak. Medyo ano siya, maputik yung baboy. Lagi din kasing ano, nag-ano sa lupa. Kaya yung katawan ng baboy ano, maputik. Kaya nag-hukay na sila. Tapos na dito sa pag-hukay sa pinakaunang poste. Ayan. Yan, lumipat na naman dito. Yan mga kaibigan, lumabas na din yung araw. Aakyat na muna kami dito. Medyo natuyo na kasi yung bakal dun sa taas, yung C4 lens at yung tubular. Kaya umpisa na sa pag-welding. Dun tayo sa taas, bye. Lang, si Bay na lang dyan sa baba. Yan o siya na si Bay Rick. Pumasok pero madano. Hindi lang, hindi kasi malalim yung hukay dito. Hindi katulad doon sa loob. Kinuha na ni Bay Peter yung mga gamit. 1 hour later. Mga kaibigan, magandang tanghali. Yan, nakabit na namin yung bubong na yung forma dito. Yan, may bubong na sa taas. Kaya tatanggalin muna yung mga forma sa poste bago mag-file ng hollow blocks dito, yung gagawing upuan. Si Bay Peter at si Baynal. Maganda na tingnan sa taas na may bubong na. Pero dito, yan. Tinanggal muna nila dito. Saka ano na dito. Pag wala ng araw, balik sa pagkabit. Mainit na kasi yung araw. Kaya dito muna sa baba. Saka ano, mag-cutting din sa mga sobra na C4 lens. Yan. Sumobra kasi dito. Kaya ayun ang kakatingin. Yung pinaka doon, yung paslop papunta sa baba, yung padive doon, yun ang bali pantay papunta dito. Yung yero doon, bali kompleto na. Yung dito na lang yung kulang. Dito. So, yung sobra na si four lens, yan ang ikakat namin. Puputulin. Kaya yung ano naman, yung bali ridge roll, yung takip sa bubong dito sa gitna, yan yung ano, susunod pag matapos na sa pagtanggal yung mga purma. Pero sa ano na yun, sa pagwala ng araw, siguro mga 3 o'clock na ang hapon, medyo hindi na siya mainit. Madali lang kasi ikabit yung ano, yung yero. Ito na yung forma dito na may bubong na. Ayan, mga kaibigan, may bubong na yung Tres Marias Mini Mart. Pag ano na, matanggal na yung mga forma, mag-file na sila ng hollow blocks. Unahin yung pag-file dito sa baba kasi hindi na siya mainit. Ang
maganda na tingnan. Saka yung ano, space sa gitna, ano din siya, malapad. Kaya dito sa harap, bali, malaki pa rin yung space dito sa gitna. Ito yung bali hollow blocks papunta doon. Nasa mga ano pa to, yung haba mga 12 feet galing sa poste na yan papunta dito sa pile ng hollow blocks. Mga 12 feet pa yung laki ng piece papunta doon. Kaya yung taas naman bali 16 at 12, nasa mga 20 feet din yung taas, yung lapad 12 feet dito sa harap ng gagawing tindahan ng Tres Marias Mini Mart. Malapad pa siya. So ito yung ano, pag matapos na talaga sa pagporma yung gagawing upuan at saka makabit na yung bali kulang na yero dito na isa at yung ridge roll na itatakip sa gitna para madudugtungan yung pinakagitna na butas dito. Teka lang, bakit dito ganda na to tingnan at may flooring na. Maganda na, maganda na dito, magtambay yan, mahangin, hindi siya mainit, lalo na yung ginawa namin na yan, labas pasok lang yung hangin. Silalagyan namin yan ng steel matting paikot. Saka dito din bali steel matting din dito para makita yung mga paninda sa loob. Ano na yung mukha ko, naano sa init, napula ano din sa usok ng welding. Saka ano yung usok ng anghang yung mga panit ko sa mukha, maanghang. Lalo na din na mainit yung panahon. Yan yung mga pupulamber, tinanggal na nila ni Bay Peter para iligpit na naman siya. Lalagay dito sa gilid. Kasi magagamit pa to sa pag ano, gagawa na ang purma. Na kami na mga problema sa mga pagtambak dito pag magkulang yung gagawing septic tank, kasi yung ginagawang dam nila ni Tiuhin, ni Alan, doon kami kukuha ng lupa para itatambak dito. Ayan ang nahukay nila kanina ni Bay Peter at Bay Nal. Hindi kasi pwedeng mag-file ng hollow blocks pag hindi natanggalin yung forma. Kasi yung hollow blocks, didikit kasi siya sa poste. Poste na bawat poste, didikit yung hollow blocks para matibay. Ayan mga kaibigan. Thank you Sir Odi at Mama Ibi. Ano na yung bubong sa harap na kabit na namin. Maganda na tingnan. At thank you din sa lahat ng sumusuporta at tumulong po sa pamilya namin. Thank you so much po. At sa lahat din ng mga taong hindi gustong magpabanggit sa mga pangalan nila, thank you din po sa inyong lahat. Nagamit na namin yung bali ano, kabra na ano binigay mo Sir Odi yan. At saka yung mga gamit na binigay mo din ni Bay Peter, ginamit na po ni Bay Peter Sir at Ma'am. Kaya ano, mayroon pala akong ibibigay ni Bay Peter mamaya pagkatapos sa trabaho, yung tawag doon,
yung mga flies or cutter, long nose. Bali ano siya, bali 4 na piraso siguro yun. Kalimutan ko kasi kung ilang piraso yun, pero hindi pa yun nabuksan. Yan pa, thank you kay Sir Odi at Mama Ibi Bay na binigay nila flies at long nose. Yan sa dinagdag mong ibigan. Natapos na sa pagtanggal yung forma dito sa posti, saka doon sa kabila. Labas, bay? Yan, medyo mabigat yung ginawa naming maapakan. Kailangan siyang ilabas kasi para magamit namin sa pag-apak dito, sa pag-cutting sa mga sobra na si four lanes. One hour later. Nag-ano sila, nakapile na sila dito. Dito din sa kabila. And hindi na tuloy yung pag-ano doon sa taas. Then wala na sanang araw. Pero basa na naman yung bakal at saka yung yero. Kasi umuulan na naman kanina. And basa na naman yung ano, lupa. Kaya baka ano doon sa taas, baka madulas. Kaya sa susunod na mga araw na lang o bukas, sana mainit na naman yung panahon bukas para matapos ko talaga doon sa taas. Dito yung gagawing upuan, at dito sa kabila upuan din. Kaya dito sa gitna open lang siya. Yeah, thank you so much sa lahat ng nanonood sa mga video namin. Yeah, hanggang dito na lang muna kami. Hanggang sa susunod na video. Bye-bye!